Hello, magandang araw mga kabarya. Welcome back dito sa OMG TV channel. Magandang araw sa lahat, magandang araw doon sa mga bago nating mga subscriber at saka doon sa mga nauna na mga subscriber natin. Magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, okay? Ang pag-uusapan natin ngayon mga kabarya, itong mga 10 peso. So marami na rin dito sa mga 10 peso ang tumaas ng kanilang mga halaga. So alamin natin lahat yung mga presyo ng mga 10 peso. Kahit yung mga common ay ibigay ko sa inyo ang presyo at alamin mo rin kung ano yung mga 10 peso na aking binibili. So panoorin mo lamang ang video hanggang sa dulo para malaman mo kung ano yung mga year, mga taon na aking kailangan. Okay, so bago natin simulan, kung bago ka pa sa channel ko, huwag kalimutan mag-like, share, comment, subscribe, and hit the notification bell para ikaw ay laging updated sa susunod pa nating mga video. Okay, so ito na nga mga kabarya yung ating 10 peso. Ang bariyang 10 piso ng Pilipinas ay ang pangalawang pinakamataas na denominasyon ng piso ng Pilipinas. Dalawang uri ng bariyang 10 piso ay nasa sirkulasyon sa kasalukuyan. Ang bariyang bimetal na unang ginawa noong taong 2000 na mayroong dalawang mukha, sina Andres Bonifacio at Apolinario Mabini sa harapan at sa gisag ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa likuran ng bahagi, na ginamit mula sa 1993 hanggang 2000. 17. Ang kasalukuyang version, unang ginawa mula noong 2018 na mayroong isang mukha ni Apolinario Mabini sa harapan at makikita sa likuran ang kapakapa at ang kasalukuyang sagisag ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Noong una, ginawa ang bariyang 10 piso na isinabay sa salaping papel na 10 piso ng Pilipinas na ginawa mula noong year 2000 hanggang 2002. Subalit, itinigil na ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang paggawa ng salaping papel na 10 piso noong year 2002, na ang huling paggawa ng salaping papel na iyon ay mayroong tatak na taong 2001. Okay, so yan yung ang ating 10 piso na barya. So mula sa papel ay nagiging barya noong year 2000. So ang mga 10 piso natin mga kabarya ay napakaraming mga hard to find at saka meron ding mga semi hard to find. Ngunit ay yung iba ay nahihirapan talaga sa paghanap kung paano nila napin yung mga hard to find na 10 piso. Kaya naisipan kong ang gawin yung mga 10 piso lamang na madaling mahanap yung ating bibilhin. Okay, so ibigay ko rin sa inyo ang lahat ng presyo ng ating mga 10 piso para meron din kayong pagbabasihan kung mayroong mga buyer na bumibili ng mga 10 piso na hindi lamang yung mga hard to find at saka semi hard to find, pati nung mga common. So ito na ang kanyang mga presyo. Ang ating 10 peso mga kabarya ay meron din tatlo na overstype. Ito yung die 1. So example is year 2000. Ang die 2, example niya ay 2003. At ang die 3 ay 2010. So diyan mo makikita sa mga reverse type na yan mga kabarya yung mga sinasabi nating mga hard to find. Ngunit ang mga iyan ay meron ding mga iba't ibang variation tulad ng die 1A, die 1B, die 1C, die 1D, saka sa die 2 at saka die 3. So kaya mahirap nga mga kabarya, kung hindi mo talaga usisahin ng mabuti ay mahirapan kang hanapin yung mga hard to find. Ngunit may mga maraming hard to find dito na aking ipapakita sa inyo para madali mahanap. So ang example noon mga kabarya ay yung 2000 na 10 piso, saka yung ating hard to find na 2007 at saka 2009, then meron ding 2008 na reverse 3, 2010, saka yung ating semi hard to find na 2014 at saka 2016. So isa rin yun sa mga dapat nating hanapin mga kabarya, kasi mas madali siyang hanapin isa doon sa mga hard to find na mayroong mga iba't ibang variation. So mas madali yon mahanap mga kabarya yung year 2014-16, kasi wala ka nang kailangan na hanapin pa doon sa kanyang likuran. Ang makikita mo kung yun na ang kanyang taon ay yun na ang ating binibili. Okay, so ito na mga price niya mga kabarya, ibigay ko sa inyo. At doon sa mga price online naman na ating makikita, ipakita
ipakita ko rin sa inyo para meron din kayong pagbabasihan kung sakaling maganda yung inyong mga barya. Okay, so sa price online mga kabarya ay random, so wala tayong pinipili doon. Hard to find, common, at saka same hard to find ay kasama lahat, so pati na yung mga commemorative. Kaya kailangan talagang panoorin ang video para malaman kung ano talaga yung ating hinanap. Hindi mo lang ibabase dito sa mga picture na makikita mo, kasi yung mga picture ay random, hindi natin yun lahat binibili. Yung sinasabi ng collector kung ano yung kanyang bibilin, yun lamang ang binibili. Okay, so ito na no, yung kanyang price mula Numista. Lahatin ko na ito mga kabarya para alam nyo ang mga presyo na ito sa ngayon. Ang ating year 2000 ay 7%, so ang pinakamataas dito na presyo niya mga kabarya ay 196 pesos. 2001, 12%, 58 naman yung kanyang uncirculated. Then merong 2001 na hard to find, yun ay reverse 1B, so 0.4% lamang. At ang 2002 natin, 29%, 31 naman yung kanyang uncirculated. At saka 2002 na reverse 1D ay hard to find, 0.6% yung kanyang percentage. May 2003 naman tayo na reverse 1B, 14%, 80 yung kanyang uncirculated. 2003 na reverse 2A, semi hard to find, 6%, nasa 28 yung kanyang price. 2004, reverse 1C, so nasa 39 yung kanyang presyo. At saka 2005, 13%, 58 naman yung kanyang uncirculated. Ang 2005 na reverse 2B, yun ang hard to find, 0.4%. So pag hard to find dito sa Numista ay walang price talaga na nakalagay. Okay? At saka 2005 na reverse 3E, 0.07%. So hard to find din. Then 2006 na 32%, common, 123 yung kanyang uncirculated. 28 naman yung pinakamababa na presyo niya ang fine. Ang 2007 naman na hard to find, 0.5%, so wala ding presyo. 2008 na reverse 1B, same hard to find, 52 ang uncirculated. 2008 na reverse 1A, so 0.8 ito ay hard to find. At saka 2008 na reverse 3A, 0.2% hard to find ito mga kabarya. Ang 2009 na 0.6% hard to find. 2010 na reverse 3A, hard to find, 0.6 din. At mayroong common na 2010, 88 yung uncirculated. 11 na reverse 3B, 14%, 34 yung kanyang uncirculated. 2012 na reverse 3B, so ito yung common na merong price na 35 hanggang 199 yung uncirculated. Saka reverse 3B na 2013, same hard to find, 17 yung kanyang almost uncirculated. 2014 na reverse 3B, 1.2% same hard to find, ito yung sinasabi ko na madali manap, 193 pesos yung extremely fine. 2015 reverse 3B, 5%, so same hard to find, 24 yung uncirculated. 2016 reverse 3B, 1.6%, so hard to find. Saka 2017 na reverse 3B, 6%, so 104 naman yung kanyang uncirculated. Okay, so yun ang sa mga BSP na mga price mga kabarya. At yung NGC naman natin piso, yun ay alamin din natin ang mga presyo. Ang ating NGC natin piso, ang kanyang year 2017 ay 15%, so common pa din ang kanyang kondisyon. Ito ay merong extremely fine na 72 pesos at saka almost uncirculated na 81 pesos. 2018 ang verify niya is 9.82, so mas mababa pa sa kanyang piece value, so ang uncirculated naman niya ay 61 pesos. Ang 2019 natin ay 10%, so isa din sa walang presyo dito na nakalagay mga kabarya, kaya alamin natin ang price online. Unang-una dito mga kabarya is 10 piso NGC, 180 yung kanyang price. Then Philippine 10 piso 2001, rare error, double lining, piece defect, so 10,000 naman yung kanyang price. At meron ditong 2016 10 piso BSP collectible coins, 210 yung kanyang presyo. So meron itong ready to frame mga kabarya, 10 piso coin series, wala yung mga hard to find, 949 pesos din ang halaga. Ito coin page 2001 to 2005, 10 piso, so 115 din yung kanyang price. At meron ditong 2017 10 piso, 1,500 ang kanyang halaga. At may error tayo dito na
commemorative, 8,000. Meron ding 10 piso in GC 2017. Ito yung kanina ay common na nakita natin doon sa Romista. 290 yung kanyang halaga dito, mga kabarya. 10 piso coin, hard to find, 2006. So, hindi hard to find yung 2006, but ang nilagay niya dito ay hard to find, 2,000 pesos yung kanyang price. At meron namang koleksyon dito na incomplete, walang 2007 at saka 2009, 3,000 naman yung kanyang halaga. So, merong 10 piso dito, commemorative set, 390, saka waffle error, tapos rotated die. So, ito ay 3,999. Ang 2011 na 10 piso, 105 pesos. Similar to find na 10 piso, year 2016. So, ito yung kanina, mga kabarya. Sabi ko na madaling mahanap, so nasa 200 ang kanyang halaga. At meron naman ditong 2006, 10 piso, 58 pesos. Saka 2003, 10 piso, 3,500 naman yung kanyang price. At yung semi hard to find na 2016 ay 250 ang kanyang price. At ang collectible nating mga commemorative ay sa tatlo ay napakamahal na kanyang halaga dito, mga kabarya. Ang nilagay dito ay 300,000 pesos. Okay, so meron namang isang commemorative Apolinario Mabini, 1,000. At ito na yung panghuli, Andres Bonifacio, 7,500 ang kanyang halaga na coin die 3E error. Okay, so yan ang mga presyo ng mga kabarya nitong ating mga 10 piso na random. Sinabi kong random kasi lahat ng mga presyo na nakita natin ay binanggit natin dito sa video. Okay, so maraming salamat sa inyong panonood at sana ito ay nakatulong sa inyo at makabigay na naman ng dagdag kalaman dito sa ating mga paghahanap sa mga mapakinabangang mga barya. So maraming salamat sa inyong panonood at huwag kalimutan yung OMGTV channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pwede kang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga video nating i-upload. Maraming salamat sa lahat at ulitin ko, magandang araw sa lahat and God bless.